pinakamalaking nakawan, rabiri, na naganap sa mundo? Magbuhat ng naganap ang pinakaunang kasalanan sa mundo na ginawa ng pinakaunang tao na sina Iba at Adan ay samot saring kasalanan na ang minana ng kanilang naging salin lahi, patayan, digmaan, krimen, illegal na mga druga at ang nakasaad sa banal na aklat, ang pagnanakaw. Alam niyo ba kung gaano kalaking halaga ang niransak ng mga kawatan sa buong kasaysayan? Kung magkano nga ba ang mga ito, let's find out. Ito ang inyong Schiphol Airport, Amsterdam, Netherlands. 6.6 bilyong pesos. Ang Schiphol Airport ay ang tinatayang pinakamalaking may ninakaw na diamante sa buong kasaysayan. May nasa 120 milyong dolyar ang ninakaw dito ng mga kawatan, nakatumpas ng 6.6 bilyong pesos. Karamihan kasi sa mga mamahaling bato rito ay malalaking tipak na hindi pa namina. Pinagplanuhang maigi ng mga robbery ang pag-execute ng pagnanakaw nito habang paluwas na ang isang malaking truck na puno ng malalaking tipak ng diamante ay siya namang hinarang ng mga robbery. Tinutukan ng baril ang driver nito at tinangay ang naturang mamahaling bato. Baghdad Bank, Baghdad, Iraq. 282 milyong dolyar o 15.5 bilyong pesos. Ganyan kalaki. Papasok na sana ang isang empleyado ng nasabing bangko na si Dar Is Salam ng isang umaga niyaon nang kanyang mapansin na hindi nakakandado ang pintuan ng bangko. Pati ang vault kung saan nakatago ang pera ay bukas din at nawawala ang 15.5 bilyong halaga ng pera. Ang tumakas na tatlong gwardya nito ang pinaghihinala ang tumangay ng nasabing halaga. Naging palaisipan din sa mga otoridad na sa kabila ng paghihirap ng bansang ito ay may ganito kalaking halaga ng pera ang nakalagak sa bangkong neon. Garner Museum, Boston, USA. 300 milyong dolyar o 16.5 bilyong pesos. Ito na siguro ang pinakamalaking robbery sa history. May dalawang personalidad na nagpanggap ng mga police officer upang linlangin ang hindi pa eksperyensadong gwardya ng museum. Nagkunwaring may dalang summon letter at nakasaad rito na may complaint raw dahil sa pamamahala ng museum. Pinayagan naman ito nung pumasok nang walang kamuang-muang ng security guard hanggat sa kanilang napagtanto na scam lang pala ang lahat. Ipinusas ng dalawang magnanakaw ang mga security pati na ang mga caretaker doon. Sa loob lamang ng 80 minuto ay kanilang nakuha ang mga antique na arts dito na nagkakahalaga ng 300 milyong dolyar. Treasury bills, London. 384 milyong dolyar. Kaya bahala mag-convert sa peso, guys. Isang nagngangalang John Goodard, isang 58-year-old na kartero, ang tahimik na naglalakad, dala ang isang briefcase na naglalaman ng mga treasury mula sa isang construction company patungong bangko, nang bigla na lang may isang lalaking armado nang patalim ang sumunggap sa kanya at nagdeklara ng hold up at tinangay ang naturang briefcase. Bank of Iraq, $1 billion o 55.2 bilyong pesos. Katulad ng pang-apat na story natin, mga igan, ito ay nangyari din sa Baghdad, Iraq. Karamihan sa mga magnanakaw ay gumagamit ng dahas, mga nakakamatay na sandata upang makapagnakaw. Subalit mayroong mangilan-ngilan na pasimple lang, ngunit napakaiktibo nito. Bago pa man bumbahin ng mga American forces ang Iraq,
kinutusan ng presidente ng Iraq na si Saddam ang kanyang anak na si Hussein na mag-withdraw ng pera sa bangko gamit ang kanyang pangalan sa pamagitan ng handwritten note lamang. Diniktahan at nilinlang nito ang bangko hanggang sa nakakulimbat na nga ito ng $1 billion sa kasamaang palad ay napatay ng US Force si Hussein at nang mahuli naman ang tatay nito na si Saddam ay natuklasan ng mga sundalong Amerikano ang may nasa $650 million na nakatago sa mga dingding ng palasyo ni Saddam at halos $350 million pang hindi nahanap ng mga American forces. Alright mga igan, ito ang iyong Ayumans TV nagsasabing lahat ng problema ay may kakibat na solusyon. Kung may dilim, may liwanag. Kung may lungkot, may saya. Habang buhay, may pag-asa. See you next time!